Kaibigan, pag-usapan po natin ha, 5 warning signs na kulang ka sa vitamin D. Alam mo, hindi natin pinapansin itong vitamin D. D as in dog, pero napakahalaga ng vitamin D. Nakita nila to. Vitamin D, kailangan ng katawan natin para sa calcium absorption, para tumigas ang buto. Diba? Kailangan ng buto. Vitamin D, kailangan ng immune system para hindi tamaan ng infection kasama ang COVID. Kaya nga vitamin D ang binibigay sa gusto umiwas sa infection, di ba? Vitamin D, kailangan sa digestion, circulatory system, nervous system, connected din sa depression. Yan, okay? Merong test sa vitamin D, kaya lang medyo mahal eh. Ako din ako nagpapatest eh. Uminom na lang ako ng vitamin D supplement. Anyway, ang normal levels ng vitamin D, 20 nanograms per milliliter. Pero chinecheck yan sa blood test. So, 5 sintomas na posible. Posible lang naman na kulang ka sa vitamin D. Number 1, laging pagod. Kung laging pagod, mahina katawan, inaantok sa umaga, parang walang lakas. Pag chinecheck nila yung vitamin D, nakita nila medyo mababa. At pag pinainom ng mga supplement o mga pagkain mataas sa vitamin D, gumaganda, lumalakas sila. So, fatigue o pagod ang number 1 warning sign. Number 2 warning sign, yung laging mahina ang buto. Yung minsan na-fracture, natumba, lalo na kung may edad. Kasi vitamin D, kailangan to sa calcium absorption, pampatigas ng buto. Bone health, para makaiwas sa osteoporosis, ayon to sa Mayo Clinic. May isang meta-analysis sa pag-aaral, pagkulang ka dito sa vitamin D3, itong D3, mas mabilis masira ang buto. At mas matigas ang buto ng taong mataas ang vitamin D levels. Okay? Mamaya, tuturo ko kung paano, ano yung simpleng paraan na tumaas ang vitamin D. Number 3, ito, immune system. Low immunity, ito pinakamaganda, infection. Pag mababa ang vitamin D mo sa katawan, mabilis ka tamaan ng kasama na to. Kasama COVID, kasama trangkaso, upper respiratory tract infection, pati tuberculosis. Dati, nung wala pa tayong gamot sa tuberculosis, siguro mga 80 years ago, ang binibigay sa mga may TB, vitamin D. O dog, vitamin D. Isang pag-aaral din, meta-analysis, February 2017, basta mababa yung vitamin D, mas nagkaka-upper respiratory tract infection. At pag binigyan ng vitamin D, 50% less na nagkakasakit. May isang pag-aaral sa COVID, bago pa lang to eh. Nung bago pa lang ang COVID, October 2020, Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, nakita nila na 82% ng na-hospital sa COVID, I think ito pa yung alpha strain eh. 82% na na-hospital, mababa sa vitamin D. Kaya inisip nila, kaya doon na uso yung vitamin D eh. Diba? Kaya lahat ng mga supplement ngayon, vitamin C, vitamin D, pati zinc, yung tatlong, hindi naman proven, pero wala naman masama kung iinom tayo nito. Pampalakas ng katawan para sa lahat ng sakit. Number 4, muscle pain, joint pain, muscle pain. Ito, marami namang dahilan ng muscle pain. Pero nakita nila yung mababa sa vitamin D, possible na ito rin yung isang ano. Medyo non-specific to eh. Di ba? Maraming cause na baka mahina lang, sakit ng muscle. Pero yung mababa sa vitamin D, nagkaka-muscle pain din. And number 5, hair loss, nalalagas ang buhok. Lalo sa kababaihan, lalaki kasi pag nahi-hair loss dito kami, di ba, sa tabi. Sa babae, pag nahuhulog ang buhok, kadalasan manipis tsaka dito sa tuktok. Dito sa may puyo diyan na nakakalbo ang babae, sa lalaki dito sa harap naman. 'Yun yung male pattern, female pattern. So, hair loss, natatawa ako kasi maraming mga fake na advertisement ginagamit lahat yung mukha ko, mukha ni Doc Liz. So, huwag po maniwala, wala po ako in-advertise kahit isa. Kahit isa, wala pa. Huwag kayo magpapaloko. Anyway, hair loss, possible sign din. Ha? So,
maganda ma-check yung vitamin D kung talaga may problema kayo dito. Hair loss, muscle pain, lagi nagkakasakit, buto mahina, laging pagod. Meron pa ibang sakit na posibleng connected sa vitamin D, hindi pa klaro. Yung mga may depression, ulyanin, dementia, makakalimutin, prostate cancer, at erectile dysfunction. Mahina ang manoy. So, pinapacheck ang vitamin D. Ngayon, ito na yung gusto nyo, home remedy. 1, 2, 3, 4. Ito. Apat na home remedies. Ito, madali lang to, ha. Ang number one, pinakamadali, uminom ka na lang ng vitamin D supplement. Ako, binigyan ako nito. Ito binigay sa akin, eh. Oh, any brand, ayoko mag-ano, hindi ako nag-advertise. Pero ito binigay sa akin, vitamin C, 500 mg sodium ascorbate. Vitamin D3, cholecalciferol, 2,000 IU. Mataas itong binigay sa akin. Ha. Zinc citrate, 15 mg. Tama lang itong zinc. So, yung vitamin D, iba-iba ang dosis. Merong 600 IU, international may 800. Actually, iniinom ko dati, parang 300 lang or 400. Ito binigay sa akin, 2,000, medyo mataas. Pero yung iba, 1,000 IU, pwede na. O, wala namang masama dyan. So, pwede kayo mag-supplement kung feeling nyo, wala namang masama eh. O, kung feeling nyo mahina kayo o takot tayo sa mga sakit dyan, ako iniinom ko na lang to. So, vitamin D supplement pwede. Kung wala kayong pera pang supplement, gusto natural, pwede rin. Number two tip is magpa-araw. Pwede magpa-araw sa umaga, sa hapon, wag lang tanghaling tapat. Diba? Ayaw mo naman masunog. Kasi sobrang araw, mangingitim ka, medyo kukulubot, pwede magka-skin cancer. Although hindi man ganun kalakas ang skin cancer sa atin. Pero may tulong konti. Kailangan balat eh. So, minsan, yung iba nagsasunbathing, di ba? Expose sila. Para maraming parts ng skin nakaaraw, hindi lang nangingitim. Pero yung nagpapaaraw, huwag din masyado matagal. Umaga, hapon, 15-30 minutes, pwede po yon. Nag-exercise, wala namang kaso. May konti lang tip sa nagpapaaraw. Ito, walang magagalit. Ha. Ang sabi dito, ayon sa pag-aaral, hindi ko naman to pag-aaral, yung taong medyo maitim, di ba? Kung medyo maitim ka daw, marami kang melanin. Eh. Marami kang melanin. Ito, research natin. Marami kang melanin. So, ibig sabihin, kahit nagpaaraw yung medyo maitim ng 15 minutes, tapos yung medyo maputi 15 minutes, yung mas maputing babae, nakuha na niya yung vitamin D niya. Pero yung medyo mas kayumanggi, kulang ka pa sa vitamin D. Kasi medyo nabablock eh. Nabablock nung melanin natin. So, mas matagal ka magpapaaraw. So, siguro yung sa mga sa Africa na mas maitim, mas matagal sila magpaaraw. Baka 1 hour kailangan bago makuha yung vitamin D. Yun lang naman sinasabi. And mga mas matatanda, mas senior, mas matatanda, yung balat natin, kung mas matatanda, hindi na ganun kaganda, kalakas mag-absorb nitong pag-convert ng vitamin D. So, mas matanda, mas matagal din magpapaaraw. Kasi meron parang skin enzyme or cholesterol na nako-convert din, nagiging vitamin D. So, yun ang natural way. Konting araw. Ha? Number three, pwede kunin ng vitamin D sa pagkain. Okay? Pinakagusto ninyo, egg yolk. Diba? Egg yolk. Itlog. Kainin nyo na lahat. Scrambled egg. Oo, sabi ko naman, pwede naman mag-itlog. One a day. So, pag isang itlog sa araw, di 7 eggs in a week. Pwede yun. 7 eggs in a week. Pati yung pula. Oh, actually, okay yung pula. Eh. Si Doc Lisa, hindi kinakain yung pula. Taas kasi ng cholesterol niya. Ngayon, masama ba yung egg yolk, yung pula, yung masarap sa may cholesterol? Dati, medyo masama. Ngayon, parang okay naman. Para sa akin, wala namang kaso. I don't think it's... Hindi na siya ganun ka-harmful. Eh. Wala namang masama. Eh. Diba? Lalo na kailangan mo yung vitamin D. Kainin mo na rin yung egg yolk. Diba? One a day lang naman. O kung kumain ka dalawang itlog ngayon, huwag muna bukas. Skip muna. Ha? May nagpadala sa akin ng video, yung bata ba yon? Ewan ko ba, sa China ba yon? O sa Korea, kumain ng ilan? 20 eggs. Pakita ka daw kay Doc Willie, 20 itlog sa isang araw. Masama naman. Huwag naman 20, isa, dalawa lang. Pwede rin vitamin D, fatty fish, isda. Diba? Pwede bangus,
may pera, pwede salmon, pwede tuna, mackerel, sardines, basta isda. Marami ding vitamin D. Seafoods, meron din. Hipon, mahal ang hipon eh. Mushroom, ang mushroom mataas sa vitamin D. At number four, meron naman nabibili sa supermarket, merong mga pagkain na nilagyan na ng vitamin D yung pagkain. So, palagyan natin yung mga cereal, di ba? Yung mga cereal, nilalagyan ng vitamin D. O may mga juice, o ibang mga pagkain, hinahaluan ng vitamin D. Pwede na rin yun. Di ba yung mga cereal sa Amerika, nilalagyan ng vitamin, ano ba? C, A, nahaluan nila. Okay po. So, yun po. Supplement, araw, pagkain, yan, makakatulong. Sana po nakatulong itong mga video sa inyo.